ay nakasakit isipin ng oras sa kanino. Upang patuloy na matik po ang COVID-19 sa ating bansa at mundo. Gayunin para sa lahat ng pamumuno sa ating bansa at bayan, upang patuloy sila ng formal to file sa lahat ng isyo na kanilang gagawin para sa ikabubot ng diocese ng Manolo. Ating mundo ay panalangin sa mga kapatid. Dahasalin po namin ang oras ay kirakan lamang sa COVID-19. Ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at maawain Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapakumbabang dumudulot sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsasumamo kami sa iyo upang hitunin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at tumigil na ng mga buhay. Tumayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami na iyong mapagwilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itabunin mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasan na atasan na tumuklas ng mga lunas sa paraan upang din po ang paglalanap nito. Pagpatayin mo ang aming mga pagsikap na mawakasan ng mga nalilang nagamit ang pandemya sa aming bahay. Patubayan mo ang mga lilinap sa baysakin upang ang kanilang pagkalinga ay lalakpan ng husay at malasakin. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang panginginigong maglingkod, at isasan na lang sa karamdaman. Ipinataas namin ang mga bandunan. Makasang nawa nila ang mabuting kalusugan. Sinyapin mo rin ang mga kumakalina sa kanila. Pagpunitin mo ng kapayapaan walang hanggan ang mga kumalala. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magsulong-tulong, tumuo sa ipagibuti ng lahat. Pupalik sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang Kristo at lumuko sa kabanalan at sa pabalitog sa iyo. Hinihingi namin ito sa pamamagitan ni sa Kristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ang Espiritu Santo magkasawalang hanggan. Amen. Dumudulo kami sa iyong patnubay, mahal na inyong Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Diyosin. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Jose, San Rafael at Angel, San Roque, San Lorenzo Luis, San Pedro Colunso, San Lorenzo Diakono at Martir, sa ngalan ng Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Thank you.
Ngayon po ay sabihin natin ng pagkatas ng at ang pag-ibigis mo ng ating altar. Tinatawagan ko ito ang mga sponsors natin para ang ribbon ay putulin. Mga sponsors, sila po tayo. Thank you.
So, sabay-sabay po natin na suputulin ng ribbon. Yan, okay, gunting. So, wala pong gunting. Pakigatin na lang nila. Okay, ready na po ba tayo? Labi niya gunting. Sige ko, natin na po natin ang ribbon. Sabay-sabay po. Sige po. Sa pila po, mga magkakas naman. So yung mga ribbon po na yan, tago niyo remembrance niyo sa bahay. Palapakan po natin na ngayon po ibabasbos na natin yung ating altar. Sumayin niyo ang Panginoon. Manalangin tayo, aming Ama sa langit, hiling namin na basbosan ang altar na ito. Nagagamitin namin sa pag-aalay ng banal na misa. Ito nawa ay maging pagisag at sada palala sa amin. Nanisang si Kristo'y nag-aray na kanyang sarili doon sa Kalbaryo para sa katubusan ng aming mga kasalanan. At sa pamagitan ng misa, muli-muli iniaalay namin ang pag-aalay ni Kristo, inaalala namin at sinasariwa namin ang pag-aalay ni Kristo doon sa Golgotha. Nawa ang sinamang mag-aalay ng banal na misa ay lagi maalala ang isang milagro na ang ng tinapay at sa ala ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. Sa misa na ito, nangyayarang isang simala. At ang katawan na yan ay binibigay sa amin upang tanggapin at maging lakas namin sa aming paglalakbay sa mundong ibabaw. Ito nawa ay maging sagisag ng pag-aalay ng sambayanan na kanilang pasasalamat, pagdangal, papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa iyong ngalan, Panginoon, sa isang Diyos at tatlo sa pagkapersona. At kami nawa ay maging karapat-dapat sa pamagitan ng iyong biyaya sa pag-aalay na ito, hiniling namin ito alang-alang kay Kristo ng Panginoon. Amen.
Lagay po natin ang mantik. Ilang banana misa. So, napiling po natin ang ating pisagisan. Medyo lumayo po tayo sa isa't isa. Aray po ating mga bulaklak. Papuri sa Diyos agay taasan.
Panalangin po natin ang mga nag-aalay ng Bagalang Misa. Doon si Sarmiento, Tess Magidang, Leti Bunay, Leti Aditi Concepcion, Leonora Alcantaran, Dordel de la Cruz, Juliet Paraiso, Vilma de la Cruz, L.B. Lioner, Dordel Suindad, Bertin Marcelino, Pierre de Cruz, Oliver Cruz, Reynaldo de la Cruz, Vicenta Torres, Priscila de Doblado, Susan Galvez, Laura Martin, Priscila Suindad, Sama ng Lay Ministers, Sama ng Michael Columbus, Sama ng Adorasyon ng Puna Pilipina, Sama ng Apostles, Sama ng Lectors and Commentators, La Consolacion School. Hindi naman, sama natin ang intensyon nila Berta Ros Moserino, Lodi Tatlota Samoner, Rodolfo Taida Estrella, Pesci, Lori May Aurelio, Rica Plinda Marcelino, Jorge Latlet Naviones, Ito Tema Santorere, Jeffrey Gudarisa, para sa Parawan, Happy Birthday, Sina Lugas, Dike, Lugas, Salusario, Joko, Joko, De Jesus, Francisco Cruz Jr. Para sa mga may sakit, Frater Andayan, Lucia Samson, Orlando Benaz Benesio, Jovel Santiago, mga may sakit sa mga legionario, mga may sakit na kasapi, Lady Reyes, Lydia Capuz, David Albert, Maria Olivia Cruz, Trason Cabuhay, papasalamat sa si Dito Mario Liberton Mar, Joshua Israel Juanio, Charlemagne Matis Quiroga, Jerome Juanio, Lidia Cruz, Matias, Alita Machas, Peter. Dalangin po natin ang maluwating paglalakbay ni Carlo at kay Aguilario. Para sa mga yumauna, sa Rizal Caprado, Anong Domingado, Archie, Latorena, Maximo, Martenia, Darmela May, Victoria Antonio, Sonia Tudora, Maria Cecilia, Sofina Loriano, Teresita, Marcenia, Victorino, Felita, Florentino, Elisa, Raymond, Domingo, Antonina, Mariano, Juan, Romana, Luisa, Father Nadine, Father Rodel, Father Tarcisio, Ivory Marquez, Resurrection, Magdalena Cunha-Cruz, Tunisia Maria Ibrada, Nilda Karin Susana Garcia Luz Garcia. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagalamong sa amin ang lakas upang alalayan kami mga may hina. Ngayong ginugunit ang kalinis-linis ang ina ng Diyos, at kaming dinadalangin niya ay makabangunawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Niluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahon iyon, lumabas ng Jerusalem si Rehoboam at kasalubong niya si Ahayas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang galaban. Walang ano-ano'y inalis sa Ahayas ang kanyang galaban at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Rehoboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang pinanasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Haatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luguran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumutos sa iyo sa Ehipto. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayan Israel. Sa tigas ng puso, akong hinayaan. Ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Ang tangi kong hungat, sana ako ay sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y akong lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon yun, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawak ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis,
dinala sa kaniyang isang lalaking bini at utan at pinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kaniyang kamay. Sinilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at sinuot ang kanyang mga daliri sa mga kaniya nito. Pagkatapos, lumura at sinipo ang dila ni Jesus. Sumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga. At sinabi sa tao, Ephphatha, ibig sabihin, mabuksan. At nakarnig na ito na walang pagkautan at nakapagsirita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanina man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nila ang pinamamahita ito. Sila lubhang ng ilalaas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakakarinig na ang mga dingi at nakapagsasalita ang mga piso. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyo na. Ano po ninyo, ngayon ang araw na ako'y dumating dito sa Balintang. Aksidente, February 11, sapagkat ang papalit po sa akin ay darating ng February 12. At kinakaya umalis na ako doon sa Anga. So, February 11 ang aking naging schedule, no? Yung pong 11 makasaysayan sa akin. Bakit? Sapagkat ako po ay pinanganak noong December 11. December 11. At ako'y naging pari ng March 11. March 11. At ako'y naging monsinyo noong September 11. September 11. Ngayon, dumating ako dito ng February 11. Siguro mamamatay ako ng 11. Puro 11, ika nga. At ako ay dumating dito. Isa sa pinagtapit yung loto. Tingin na po yung imahe ng mga nalikhe. Tingin na po yung kuweba. Tingin na po yung baliro. Tapos naging apat ang patao. Naging apat. Alam ko pa, ako isa lang eh. Si Bernadette lang. Naging apat ang patao. Siguro may kasama si Bernadette. May sinama, napakapit. May sabi sa akin, hindi ko nung sino, yung tatlo dapat nandun sa Fatima. Sa Fatima. Kaya, nabit ako napunta doon. Eh, baka daw sinasagasaan doon yung tatlo. Kaya din nila din. No. So, milipat po natin yung tatlo sa gabi ng Fatima. May tatlo na yun. Si Jacinta. Si Maria. Si Jacinta. Si Lucia. At saka si Francisco. Sa Fatima yun. Doon sa Portugal. Ito naman ay tawag natin ay manatiri ng Lourdes. Ang matatagpuan nyo? Sa Pransya, sa Lourdes, sa Pransya. No? Pagka kayo pupunta doon sa Pransya, no? Kami pinagpunta noong 1989. Kasama, may tour yung mga pare. Kasama ko po sa tour ng mga pare na nag-aaral sa Provencio Filipino, nag-aaral sa Roma. Sapagkat manapit lang po, nasa Europe yan. Nasa Europe yun eh, no? At yung kayo pupunta doon, may grotto rin po doon eh. Doon nagsimula yung grotto yan po rin. So makikita yung grotto, mataas, mataas. No? At malaki yung prepa, meron altar. At yung imahe ng mahal na birhe, what naman doon? Yeah. Kundi na loob ng grotto yung imahe ng mahal na birhe.
la creación, yo soy Inmaculada Concepción, ¿no? Supernormal I, que soy era Inmaculada Concepción, ¿no? Y en el Polo Spanish, en el Inmaculada era ella Inmaculada Concepción. So, sa loob na kuwet ay maraming saklay, no? Maraming saklay. So, pagkat yun ang mga iniwanan ng mga ina, yung malinga. At sa gabi naman sa nandarod ay naroon yung bati, no? Gabi siguro na kasaklay. Lagyan natin saklay na yan. Para galit natin, no? At yung batis ay nandit naman. Bakit? Bakit? Kasi sayo. Well, yung istorya, no? Yung istorya. Yung po ay nagsimula noong February 11, no? 1858. Meron ba pinanganak natin yung 1858? Kasi pinanganak naman. Hindi pa. 1858, no? At yung sila, Bernadette, mahirap namin. Pamilya ng mahirap yan, no? At sila po ay nangangako sapagkat malamig. Kailangan yung apoy, no? Sa pagluluto yung apoy. So, nangangako sila. At sapagkat si Bernadette ay masakitin at sila ay tatalig ng batis, hindi na po siya sinama ng kapatid at kaibigan sa pagtawid ng batis, kung lamang siya sa groto. Naghihintay siya sa groto. Eh, meron puno doon, puno. At no, yung dahon ng puno ay gumagalaw. Yung mga sanga na yun, gumagalaw dahil may hangin. Ano yan? Saving that good ba dyan? Wala, no? Set hangin, no? Kaya masarap dito yung mahangin. Eh, nakita niya, isa, babae, maganda. Maganda. No? Nakaputi. Ang babae. Naglaro siya, nawala na siya. At wala noon, nagpakita sa kanya ang babae nito for 18, for 18 pounds. For 18 pounds. At ang isa sa pagkapakita ay February 25, makahulugin niyo sa pagka dinala si Bernadette sa kami na layo-layo sa groto. At sinabi ng mahal na beauty ng humukay ka. Humukay siya. No? At dumarang yung tubig at sinabi yung inumin mo. Yung tubig po madumi. Siyempre, parang buka yun. At di medyo maitim pa yun dahil sa lupa. No? Eh, sinilang niya. At tinabukasan yung tukay na yon ay naging batis na at yung tubig ay malinis na malinis. At yung kayo pupunta sa roto, yun po yung isa sa mga remembrance na pinukuha ng mga pilgrims, yung tubig ng roto. No? Pinuuhi yun, nakapagpapagaling inunin nila at yung saan-saan pinapahit. No? Kung ano sakit na katawan kung pinapahit. At yung kayo pupunta roon, may mga parang bath tap roon na pwede kayo maligo. So, pwede maligo. At
yun ay nakilagalin. So, yun po ay pati na ng turoto yung watis na yun. At sa sabi ng turoto, makita niyo isang malaking sanctuary. Sanctuary ng turoto. Malaking yun. Parang basiro yan. Napakalaki. No? At sa iba po yun ay yung kampanaryo. Yung kampanaryo po na silip na ng simbahan. Na parang chapel din. Pag, na, pag tumingin kayo no, sa simbahan na malaki at sa kampanaryo, spires na kampanaryo, magandang design na parang chapel na rin yung kampanaryo na yun. Sa ganda, ita na. At yun ang ginawa, no? Para sa pananampalataya sa Diyos at sa bahasa Diyos niya. Ano ba yung mensahe na pa sinasabi ng mahal na Birhen kay Bernadette? No? Ang unang mensahe sa kanya ay magdasal kayo ng rosaryo araw-araw. Kaya ang panahon na yun eh, marami ng darasal ng rosaryo araw-araw. At may panahon sa atin na yung mga pamilya magdadasal na rosaryo araw-araw. At sinabi naman na Birhen, magdasal kayo ng rosaryo araw-araw para sa kapayapaan ng mundo. Para sa kapayapaan ng mundo. At si Father Bacon sa Pilipinas, pinumot niya yung pagdarasal ng rosaryo with the motive, the family that prays together, stays together. Yun. Ang pamilya na nagdarasal ng sabay-sabay, ay nagsasama. Ngayon ay wala nang dasal. Lalo nakakahiwala yung pamilya. Wala nang rosaryo, lagi wala tayong kapayapaan. So, sabi lang naman ng meaning, pray the rosary for the peace of the world. For the conversion of Russia, sapagkat ng panahon ngayon, yung Russia komunista pa. No? Para sa conversion ng Russia. Pray the rosary and do penance. No? Yun ang sakripisyo para sa pagbabalik loob ng makasalanan. And consecrate yourself to the Immaculate Heart of Mary. Iyalaw mo ang iyong sarili sa Immaculata Conception sa palinisin isang puso ni Maria. Ipalaganap ang devosyon sa palinisin isang puso ni Maria. At magtayo na kapilya sa lugar na ito. Siyempre, tatayo ko naman ni Bernadette sa kapilya. Hindi niya kaya. No? At yun ang maghanap, yung pagkapakita na maghanap, pati yung kurapare ko, tinanong si Bernadette, sino ba nakita mo? Magandang babae ko. Magandang babae na kapelo. At nakasinturon ang kulay. Kulay asul niya para sinturon na yan. No? O sabihin mo, ano? Yan. Tanong mo, ano pangalan niya? No? At March 25, huling tinanong ni Bernadette, ano po pangalan niyo? At sinabi ng mahal na Birhen, yo soy Immaculada Conception. So, Spanish. Yo soy Immaculada Conception. Ako ang Immaculada Conception. Na ibig sabihin sa yung babaeng pinaglihing walang kasalanan naman. At iyon ay pagpapatunay ng isang dogma sa simbahan. Sapagkat noong 1854, December 8, ay diniklara isang dogma sa simbahan at iyon ay dogma ng Immaculata Conception. O nasa Bible yun eh. Nasa Bible na si Maria ay pinaglihing walang kasalanan.
So, bangit yung mga isang tupa, pati na ng mga bispo, pati na ng mga tao, kayo ba'y kaniniwala sa Imaculada Conception na si Mahal na Birhen ay pinaglingo ng kasalanan ng mga. Naniniwala ba kayo? At ito mga tao, naniniwala kami na tinatawag natin census fidelium. Ang batayan ay yung paniniwala ng mga tao. No, kaya sinasabi, Vox Populi, Vox Dei. No? Boses ng mga tao ay boses ng Diyos. Na census fidelium. Naniniwala ng mga tao. No? Yan ang base ng dogma ng Immaculate Conception. At kung sino man ang magtatanong, yan ba'y totoo? Tama na si Maria ay pinag-ling wala pala na doto. At kung nagpakita ang manabihan at ang sabi, ako ang Immaculate Conception. At sa sa batang si Bernadette, yung salitang Immaculate Conception na sinabi ng mga nabibig, naniwala yung pare na totoo yung pagkapakita. Naniwala ang pare na ang Mahal na Birhen nagpakita kay Bernadette. Bakit? Sapagkat hindi pa tinuturo sa eskwelahan yung dogma ng Immaculate Conception. 14 years old si Bernadette ng panahon na yon. Hindi pa niya alam yon. Walang magsasabi sa kanya na yung Mahal na Birhen ay Immaculate Conception. Kaya nung narinig ng pare sa sinabi ni Bernadette, ang sinabi po ng babae, ako ang Immaculate Conception, then the priest believed na totoo ang pagkakita ng Mahal na Birhen. Sapagkat sinabi niya ang isang dogma ng simbahan. Sinabi niya. At hindi ito natutuhan ni Bernadette sa eskwela. Walang magturo sa kanya sa katekismo. Wala. Yan ay narinig niya sa manatili niya. Kaya naniwala ang pare. At ngayon, may magandang malaking simbahan makilikahalo doon sa dulo na kung saan ang Mahal na Birhen ay nagpakita sa kay Bernadette. Anong hamon sa atin ng ating pagdiriwang? Anong kahulugan sa ating buhay ng ating pagdiriwang? Ano? Muli pinapagunita sa atin ang pagmamahal ng Mahal na Birhen sa ating lahat. Ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Nagpapakita ang mahal na ina para tayo ay ibalik sa Diyos nang sa gayon sa ating pananumbalik sa Diyos tayo magkaroon ng kaligtasan. Pinapaalala sa ating muli ang pagdarasal ng Santo Rosario. Hindi lamang bilang individual kundi bilang pamilya. Kaya ako natutuwa dito sapagkat araw-araw dinarasal simbahan ng Santo Rosario. No? Dinarasal. Kahit si Dona Marie, nag-iisa, dinarasal pa ang Santo Rosario. Dalawa sila na nagdarasal kahit walang tao. Paalala sa atin, ibalik natin yung pagdarasal ng Santo Rosario. Lalo na yung mga matatanda. Nasabi na yung Rosal, Santo Rosario. Eh, iba na kasi, pag hindi makatulog eh, hindi narasal na Santo Rosario, hindi pa tapos, tulog na sila. Para bang, yun ay gamot yung insomnia. No? Okay lang, but pray the Rosal. So, pag tayo may devotion sa Mother Virgin, at tayo naman ay nabubuhay sa kabanalan, maray nyo. Baka yung Mahal na Birhen ang magbukas sa inyo sa pintuan ng langit at sabihin sa iyo, Sese, tumasok ka na sa pintuan ng langit.
Saya tidak tahu, saya mengapa Pak Abu ini anak. Saya tahu, saya mengapa ini anak cici, Pak. Ini anak cici sini. Mengapa Pak Abu ini anak semua? Tapi kena orang-orang. Tapi bukan sepak jalan Mario. Ya, kalau asal saya mengalami, lalu menyebalakit, nah. Saya yung tutulong sa atin. No, para tayo makarating sa lahat. Patanamin natin ang mga makasalanan. Gumatay ng sakripisyo. Kung alam natin ang asawa natin ay medyo makasalanan, anak natin ang kakasala, then pray for them. Make sacrifices for them. Mga tiisim, bilang sacrifice na kasi ngayon, nawawala na yung sense of sacrifice. Bakit? Sapagat, yun, mas pagkain, sige, kain ang kain. Wala na sacrifice ng araw, marami nang sacrifice, una, wala na mapagkain ng araw na ganyan ka sa sarap. Kaya nung araw yung mga bata yung puro payat. No? Pagkabaho ng trabaho, kurang sa pagkain, pero yun yung mga sakripisyo sa buhay. Ngayon, kung binyente yung buhay natin, may TV ka, may radyo ka, nababugid ka sa bahay, pumunta ka sa mall. No? Magpakasaya ka doon. Pero ka computer, nababugid ka, buksan mo computer, nalulukot ka, gamitin mo cellphone mo, makipag-untahan ka. The sense of sacrifice has been lost sa atin. Kaya ibalik natin yung sense of sacrifice. Kasi pagkamalak ka na eh, wala kang parang walang sacrifice sa buhay. Bakit? Kung makilap ka, kain ang kain mo. Na? Eh, si Seth, malaki sakripisyo niyan eh. Bakit? Kaya isipin naman niyo, maglalakad siya mula doon sa Blooper to Lucia. Eh, malaki sakripisyo na yan samantalang i-ganig ka tayo si Ken. Maglalakad ka ba? Maglalakad. Mag-ingat ka lang, baka masigit sa akin. Sapagkat yung, ngayon eh, walang pavement yung daan. Ano? Tinukoy pa yun ng mga pader ng bahay. Dahil nung araw po eh, 2 meters ang pavement. No? Mula sa daan. Dapat mayroon daanan ng mga tao. Ngayon, wala na. Kinuha nila yung pavement tayo. Ginawang pader nila. No? Kaya mag-ingat ka natin. So, sa akin naman, pwede ka na pangako. Eh, nahiyak ka rin. At pagmingis sa kanaan, pagkakarap ko siya. Pero huwag naman mangyari yung sa'yo. So, pagkakarap ko siya na, may mga bakabuhay mo, 120 years. Kaya siguro yung mahiyak ka na. So, sakripisyo sa buhay natin. Kailangan natin. At hindi na sacrifices, pwede ko yun. Basta sakripisyo, lalo na para sa mga makasalanan, sa pagbabalik loob ng mga makasalanan, sakripisyo. No? At higit sa lahat, debutin natin sa kalimit ang puso ni Maria. Siyempre, huwag natin kalimitan yung pamahal ng puso ni Jesus. Magkasama lagi yan. Yung puso ni Jesus at saka puso ni Maria. Habang nalba na lang po Jesus at kalinis-nis ang puso ni Maria. Kaya first Friday eh para kay Jesus, first Saturday para kay Maria. No? Na twin heart to ka na twin heart. Si Father Eden no? Ay pura para pa dito. Ang kanyang motto ay pamana ng puso. Pamana ng puso. No? Kaya may kabang gawa siya bilang pamana ng puso.
at iyon ay puso ni Maria at puso ni Jesus. Sapagkat malaki yung kanyang devotion sa ating Panginoon sa Kristo at para sa mga naghihimay. At sana, ganyan tayo. Palaganap natin ang devotion sa mga birhen at sa ating Panginoon sa Kristo. At tulangan natin sila sa pagsunod sa Diyos. Tulangan natin ang kanilang magandang buhay. Nang sa ganyan balang araw, tayo rin ay makarating sa buhay na walang hiyan. Ang natin sa Diyos. Panalangin ng bayan, Diyos ng hiwaga, nasa tabi ka namin at nalalaman mo kung ano ang bumabagabag sa amin. Kaysa ni Maria, ang ina ng anak at aming ina, tumatawag kami sa iyo. Ating pong tugon, Panginoon, tumaasa kami sa iyo. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, mga reliyoso, naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos. Amin tayo sa Panginoon. Ang mga mananampalataya, naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga pinahihirapan ng mga natatagong sakit, naway magpasa ng kanilang krus na buong tapang, lalo na kung walang nakandang dating pagyuna. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga may sakit, naway magkatago ng kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang namayapa naming mga kaanak at mga kaibigan naway tumanggap ng kanilang gantimpalang langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami upang kami ay maging handang ipagkatiwala ang aming mga sarili sa iyo. Tulad ng ginawa ni Maria, piniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Oh,
extracurricular career sa mga kasa ng time sa pag-aaral. Tinagap namin ang pinapain na niya ay pinagalog sa lupa. Pinagsagaran sa pangalagulang tayo na magdudulog sa amin ang Magdalangin tayo mga kapatidos ng tayo sa ating mga alay na maging kalugod-lugod at saryos amang makapangyarihan. At ang gabiwa ng Panginoon, ito sa kain sa iyo mga kamay. Sa kapurin niya ka, alam sa ating kapinabangan at sa buong kamayalan niyang banal. Ama namin Dumisya, ang iyong nagkatawang panganak ay tumulong nawa sa aming ginagawa. Upang siya naminawa ni Maria nang di gumawa kundi lalupang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpaging dapat na kalugdan ng aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan sa pagkasya ang Panginoon sa samot ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaasin namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya ay pasalamatan. Ang malaming makapangyarihan, tuloy niyang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng, totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang mahal na Birheng ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang sinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang tumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Malaming banal ikaw ang bukan ng sanang kapanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ni Jesucristo ang aming Panginoon. Bago niya pinagsisang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang pinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya Diyos. Inyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Ganyan din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kanin.
muli kanyang pinasalamatan. Inabot yon sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ay guguhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gabi ninyo ito sa pag-aala-ala sa aking. Pagpunina sinang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling sa kabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Mamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ila ng Diyos, ni San Jose, kaysa ng aming obispo, na aming papa, na si Francisco, ang aming obispo, si Dennis, at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na nahihimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal ni San Lorenzo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesu Cristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Kasama ng Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang isang kalikulan ng sinubos ng ating Panginoon sa Kristo, awitin po natin ang Ama namin. Namami ka ay sa araw-araw at
Nakamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligta sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, usamantalang aming pinalalabitan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Yesu Cristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo kapayapaan. Ang iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Kung hayaan mo, ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawa sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Si Jesucristo nating Panginoon, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalo tayong lahat, na tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako nakasakap na magpatuloy sa iyo, ngunit isang salita ko lamang, nag-aalis na ako. Kayo po ay makikinabang, huwag na po kayong aalis sa pwesto ninyo. Yung mga Eucharistic ministers po ay lalapit sa inyo. At yung mga makikinabang ay tatayo lamang po sila pag malapit na yung Eucharistic ministers para malaman na kayo makikinabang. Salamat po.
Manalangin tayo. Ama naming mga pagmahal, sa aming pagsasalo-salo ay nagbibigay buhay, sa paglumita namin sa manay na ng iyong anak, ay magulot na mga sa amin ang iyong kagandahan doon, upang lagi namin madamang iyong paglingap, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Atana, at Espiritu Santo. Amen. Awitin po natin ang sabi. Sabe Regina, Santa Regenitri. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, vi gloriose virginis matris Mariae, corpus et anima, o dignum filii vitae paternum nefiscem erere tu, Espiritu Santo cooperante preparasti tautuius commemorationi leitamus eius viam intercessorum sanctibus mari et morte petua deberemus priendum Christum Dominum nostrum. Divinium auxiliam Maria semper vobis tuum. Amen. Tapos na ang ating pananabisa, sumayo tayong makayapa at lagi tayong magmahal at sumunod sa ating Panginoon Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
So yung po mga magpapabahid ng santo olio, yung mga may sakit, yung mga senior citizen, at yung alam niyo malapit na kayong mamatay, so pwede po kayo magpapahid. So yung iba ay pwede na ma-rest anyway. So habang kayo po ay nagpapahid, yung matitira lang dito ang magpapahid, at yung mga napahira na po ay pwede na kayong dumiretso, no? Sa pag-uwi. So yung mga napahira na, pwede na po. Huwag na kayong mag-antay. Pwede na kayong umalis pagkatapos na inyong pagkapahid. So magsitayo po yung lahat ng papahiran. The Lord be with you. May the Lord in His love and mercy help you with the Holy Spirit. May the Lord look at you from sin, save you, and raise you up. So, pagpunta po nyo dito ay isang pila lang po. Isang pila po kayo. Lang isang pila, pero tayong physical distance. At pagpunta po ninyo, nakapila na kayo at malapit na kayo at kayo ay nasa harap po na. Ay ihanda po nyo ang loon nyo, na wala. Saka yung kamay po nyo, ganyan po yung kamay nyo. Yung kamay po, nakiganyan, kapagkat papay na kayo sa loob, at dito po sa kamay. Salamat. Meron po tayong posisyon po pagkaraan po ng pagpapahid ng banal na langit. Salamat po. Thank you.